7 to 8% ang unang inanunsyong target ng gobyerno na economic growth ng Pilipinas ngayong taon. Pero ibinaba ito ng Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC sa 6.5 to 6.9%. Nag-adjust sila dahil hindi raw tiyak kung ano ang magiging galaw ng global economy. Ayon kay Finance Secretary Carlos Dominguez III, nakadagdag sa mga agam-agam sa global economy ang trade war sa pagitan ng Amerika at China. We are living in a very different world now. 6 months ago, there were only rumors of war, trade war. Starting in May, the trade wars actually have begun and have escalated. Ang trade war din daw ang dahilan kung bakit sumipa ng husto ang presyo ng langis. At dahil sa pagmahal ang produktong petrolyo na may domino effect sa mga bilihin, binago rin nila ang inaasahang inflation rate ngayong taon at para sa taong 2019. Mula 4 to 4.5%, itinaas ng Development Budget Coordination Committee sa 4.8 to 5.2% ang inflation rate forecast para sa taong ito. Para naman sa 2019, itinaas ito sa 3 to 4% mula sa 2 to 4%. We're optimistic that the administration has taken enough measures to tame inflation in the last quarter of 2018 and full year of 2019. Administrative Order number 13 and Memorandum Orders number 26 to 28 have been issued last month to boost food supply and bring down the price of staple food items. Nito lang Setyembre, naitala ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng 9 na taon. At ngayong Oktubre, posibleng tumaas pa raw ito. Pero pagdating ng Nobyembre, magsisimula na raw itong bumaba. I call this the good inflation, which is we don't want our people to smoke, we don't want our people to drink, we don't want our people to drink too much soft drinks. So our policy was to raise their prices. May mga estratehiya namang inilatag ang gobyerno para mapalago ang ekonomiya ng bansa, kabilang yan ang paghikayat ng mga mas maraming investment at pagpapalakas sa exports. JP Soriano, GMA News.